Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBE Express, your ultimate bus experience. Magandang umaga, nagbabalik ang Panahon TV. Para magbigay ng mas detalyadong impormasyon sa mag-iilagay ng panahon ngayong araw, narito at makapanayam natin si Pag-asa Weather Forecaster Ezra Bulkirin. Magandang umaga, Ezra. Midweek na at marami sa ating mga kababayan ang papaalis na ng bahay para pumasok sa kanilang trabaho o eskwelahana. Marami ang nag-aabang. Ano ba magiging ilagay ng panahon ngayong araw at kung may nakataas pa rin bang gale warning sa mga baybayin dagat ng bansa? Good morning, Patrick. Good morning sa lahat ng viewers ng Panahon TV. Sa kasalukuyan, southwest monsoon o hangin habagat pa rin ang naka-apekto dito sa may western section ng Luzon. Na-enhance po ito, hinihila ng tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya't makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat pagkulog dala ng habagat dito sa may Pangasinan, Zambales at Bataan. Pero dito sa Metro Manila at yung nalalabing bahagi ng Luzon, compared yesterday na makulimlim, tayo po ngayon ay makaranas ng medyo maaraw na panahon. And then pagdating ng hapon o gabi, posible pong makaranas naman tayo ng mga biglaang buhos ng ulan. Ganun din sa nalalabing bahagi ng Visayas, pero dahil nga meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung trough po nito or yung extension, magdadala ng mga pagpaulan dito sa eastern Visayas as well as dito sa may Caraga at Davao. Nilalabing bahagi naman ng Mindanao at Visayas, fair weather din po yung magiging panahon, mga biglaang buhos ng ulan. At para naman sa ating sea condition, nakataas pa rin po yung gale warning natin dito sa may western coast ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, down dito sa may Zambales at Bataan. So yung mga kababayan po natin sa areas na ito ay pinagbabawal pong pumalaot dahil sa magiging maalon hanggang sa napakaalon yung sea condition. Ezra, follow up ko lang, no? Dahil may namataan nga tayong tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible ba ito maging bagyo at papasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility? Kung di naman, kung lalayo man ito, saan ba natin na mahatak nito yung hangin habagat na magdadala nga nitong monsoon break? So itong tropical depression ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, papalayo pa ng PAR. Yung hangin habagat po ang magdadala ng mga pagpaulan dito sa may western section ng Luzon. Yung isa namang binabantayan nating low pressure area naman po ito, so hindi pa siya bagyo, and for the next 3 to 5 days, titingnan pa natin for further analysis pa po itong low pressure area na nasa labas ng PAR. So ito naman, nagdadala po ng mga kaulapan. Kung mapapansin nyo, ito yung mga kaulapan, dala po ng trough ng LPA dito sa may Eastern Visayas, Caraga at Davao. Epekto itong habagat na nagdadala ng monsoon rains. Pero hindi na apektuhan ng ilang bahagi ng bansa. Nakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Ezra, ano ba ang pagkakaiba ng pag-ulan na ito? So pag monsoon rains po, ito yung on and off rains dala po ng habagat. So uulan, frequent rain siya, uulan, tapos titigil, uulan. So yun yung nagiging panahon natin kasi yun yung karakteristik ng habagat. Pero pag localized thunderstorms, expect natin yung mga pag-ulan isolated lamang. Kung ulan man, panandalian lang at hindi po siya ganun ka-widespread or hindi malaki yung coverage niya. So posible na dito, hindi inuulan. Pero pag nakikita po natin sa from distance, nakikita natin na medyo may pagkidlat pagkulog doon. So posibleng umuulan doon sa area na yon, pero dito hindi. So as rains nga, kapag umiiral ito sa isang lugar, hindi necessarily na maulan na panahon ang mararanasan buong araw. So, noong Lunes, Ezra, isang buhawi naman ang namataan sa Pampanga. Bagamat walang nasaktan, marami pa rin ang nabahala sa panganib na dulot nito. Ezra, pwede mo bang ipaliwanag kung paano ito nabubuo?
So pag may buhawi po, ito po yung pag-iikutan ng warm and cold air. So nagkakreate po ito ng turbulence kapag hindi po ganun kagulo yung hangin natin. So nag-form po ito ng turbulence na kung saan nagbibigay ng mga destruction or nagbibigay ng malakas na hangin dun sa specific na area. Ezra, maihabol ko na lang para sa mas kumpletong paghahanda, ano? Bukod dito sa tropical depression nga na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, mayroon pa ba tayong binabantay ang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Bukod po dun sa tropical depression na sa labas ng Philippine Area of Responsibility, papalayo na siya ng ating bansa. So, meron pa po tayong low pressure area dito sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, east po siya ng Visayas, na kung saan magdadala ng mga pagpaulan. Bukod po sa dalawa na ito, wala na po tayong nakikitang namumuong sama ng panahon o LPA na maaari pang makaapekto sa alinmang bahagi ng bansa. Maraming salamat, Ezra, sa ibinahagi mong impormasyon ukol sa lagay ng panahon. Nakapanayam natin si pag-asa weather forecaster Ezra Bulkiri. Kung may naiplanong lakad ngayong araw para sa mas kumpleto ninyong pag-aanda, narito ang magiging lagay ng panahon sa piling lungsod ng bansa. Maulan na lagay ng panahon ang iiral ngayong araw sa Kabanatuan, Kalayaan Islands at Calapan. Saan man ang lakad mo ngayong araw, importanteng magbit-bit ng pananggas sa ulan. Samantala sa Dumaguete at Rojas, pangkalahatang maaliwala sa panahon pa rin ang iiral, maliban na lang sa pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura sa mga nabanggit ko lugar maglalaro sa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. All good weather condition ang iiral din ngayong araw sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at maging sa Dipolog. Bagamat maaliwalas ang panahon, posible pa rin naman ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Dulot naman yan ng localized thunderstorms. Ang temperatura aabot ng 33 degrees Celsius. Mga balitang dapat abangan sa aming pagbabalik. Solar-powered water system ipinitayo ng DA at DILG. At alamin ang tinatawag na Earth Overshoot Day. Diyan lamang kayo at magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala.